humanap ng pagkakakitaan. At then, Rick, yun yung mga day old na loans na yung kumanyaki ang nilalagyan ng magnegosyo sa bakuran. May seeds yan na bunga, di ba? Negosyong agrikultura. I mean, pwedeng dayuhin ang production ng nursery ng kakao. Kasama si Amy Boyko. Ipili ang ating programa kasi doon. Makinig sa mga eksperto. Doktora Corazon Occidental, Engineer Rosendo So, at Doc Sosie De Leon. Agree ako dyan. Magandang araw, ako po si Amy Boyko at ito ang Agree Ako Dyan. Ngayong araw, kasama ko po ang ating dalubhasang veterinaryo, si Doc Sosie De Leon. Hi, Doc! Hi, Amy! Hi sa ating mga viewers! Ayan, Doc! Ito yung magkasunod na araw tayo yung magkasama ngayon, no? Pero sabihin ko sa'yo, yung kalamansi, masarap din yan pag may inasal. Okay, oh. Kaya ngayon, mag-uusapan po natin, manok naman. Manok? Okay. Yes, Doc, Doc. Ayan, naalala ko, Doc, nung nakaraang season natin sa mag-agree na tayo, ang pinakamataas natin na episodes na talagang maraming view eh itong topic natin na free range chicken. So hindi natin bibitawan to, Doc. Tama. Tuloy-tuloy po ang ating pag-aaral tungkol sa pag-aalaga ng manok. Ito nga, meron tayong makakasama mamaya na sabi ko nga, Doc, suki na natin to. Ha? Alam mo, Amy, tungkol dyan sa free range chicken, parang alam mo, gabi-gabi hindi ako makatulog hanggang sa nagagalit na si misis ko. Hanggang sa napabili ako ng... ang ganda eh. Nakakaalis ng stress. Benda sa rabbit ko. Bili ako ng Italian Black Astrolorp at saka bumili rin ako ng Rhode Island Red. A free range. So, yes. Doc, parang sa susunod, baka ikaw na yung i-interviewin namin para dito sa free-range chicken, ha? Hindi natin linya, Nemi. Kaya, alam mo, na-chempot ako. Very excited na sa resource person natin. Yes, Doc. Ngayon, alam mo, yung resource person natin, kahit sino tinitingnan ko sa Facebook about yung free-range, lagi yung binabanggit ang pangalan niya. Ganong katindihan. Mas bata sa akin yan at ganun ko rin siya sa aming organization sa veterinary. Ganun. Opo. Kaya nga, Doc, itong episode na to ay isang treat para sa ating mga manonood na talagang interesado sa pag-free-range. Kasi mamaya, ang eksperto na talagang, hindi ko masabing eksperto eh, kasi parang mas mataas yung level dun eh. Specialista, dalubhasa, parang ganun eh. Ang dami po natin matutupunan sa episodes na ito. Sa episode na ito, kaya abangan niyo yan. Ito po ang Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan! Nagbabalik po ang Agree Ako Dyan. Ayan, Doc Sosie, ngayong araw, sabi ko sa'yo, pag-uusapan natin manok. Balik manok tayo. So, meron po tayong makakasama na talaga namang eksperto ito pagdating sa manok. At hindi na po siya bago sa atin. Ito ay lagi na natin suki sa ating programa. Siya po ay free-range specialist, fellow Philippine College of Poultry Practitioner din siya. Siya po ang exclusive distributor of dominant seeds sa Asia-Pacific region. Siya po si Dr. Erwin Cruz. Ayan, Dr. Erwin! Magandang araw po sa inyo lahat, sa inyong mga viewers. Thank you for inviting me again, Amy and Doc Sosie, sa inyong mag-agree na tayo. Thank you. Ayan, naalala ko, Doc Sosie, no, yung unang episode natin with Doc Erwin, umabot tayo ng 10,000 views. Ganyan kadami ang gusto mag-aral ng feeling. Marami kong kamag-ana, kaya 10,000. Alam mo, Amy, kung bakit ganyan? Number one, yes. Kahit wala pang pandemya ngayon, mga backyard raisers, gusto nila may itlog, meron silang makakain na meat type na manok na hindi gano'ng pinakap na bumibili ng pills. At the same time, dumating ngayon yung pandemya. Tamang tama,
ating kaibigan na yan, ang ating Brad, si Dr. Edwin. At alam mo, ako nahihilig din eh. Ang problema, kahit sino tanongin ko, sabi, nagbasa ba kayo? Nagtingin ba kayo ng mga items o mga paaral ni Dr. Edwin? Ganong katindigan. Ako, oh, okay. Ito pala talaga si Dr. Edwin, sikat na sikat. Hindi naman po. Nag-iisa lang ako, kaya ako hinahanap lagi. Kumbaga sa taglinis, ako tagalinis lagi. Ako, easy. Oh. Kaya Amy, talagang napakarami, Amy, na gustong mag-alaga ng manok. Na naiibang klase na siguro tatanong natin, organic ba yan? Naturally grown ba yan? Ang dami kayo, ang dami nating viewers din. Ang dami nating viewers dyan. Oo, ang dami talaga interesado. Eh, Doc, ito kaya ako talaga inibita si Doc Irwin dito. Kasi nung nakaraang na-interview natin siya, lagi niya ino-open sa akin, may iba-ibang kulay ng manok. Ay, hindi manok, itlog ng manok. Kasi ako sanay ako sa puti, oh, sa brown. Ito, may pinakita sa akin si Doc Paul, or ano yung blue. Blue na itlog? Blue? So, paano yun? At hindi lang yun, Doc. Meron pa. So, Doc Irwin, pwede bang... Kutay, malapit na po ang Holy Week at Easter Egg Sunday, eh, malapit na rin. Pag-usapan natin itong mga iba't ibang kulay ng itlog. Yes. Sige nga. Dr. Erwin. Yes. Oh. Anong mga breed ba yan? Itong mga breed ba yung nagpo-produce yan? Actually, makikita ba sa supermarket yan yung mga iba-ibang kulay ng itlog? At anong kulay? Sa ibang bansa, medyo meron na. Kinala na to. Tapos, ang ano niyan is more for small and medium scale farming. So, hindi siya sa commercial kasi hindi mo pwedeng isabay sa commercial white egg layers to. It's more of a value-added niche product na mas match sa mga small and medium scale farmers. Kumbaga, ang market niyan ay iba. Kaya siya ay match para sa mga gantong program na small and medium scale dahil pwedeng gawin kahit sino ng programa. Plus, value added. Ibig sabihin, yung product has a extra earning. Kikita ka ng mas malaki compared sa commodity product. Ito yung match sa Pilipinas ngayon para sa mga maliliit na farmer. Lalo na yung mga backyard farming. Okay. Dr. Win, mga backyard Brother Win, Brad. Yes, yes. Ano yung, paano may categorize yung backyard, small scale, ilang hens, ilang rooster ang dapat alagaan? Depende yan, Doc, sa LGU actually. Pero okay, pagka tinignan mo sa HLURB, sa DNR, meron silang memorandum na pagka po mababa sa 1,000, actually 3,000, below 3,000, backyard ang consideration. Right. Pero marami pang ano yun eh, maraming factors na nagpe-play doon, like yung area mo is populated, etc. Kahit agricultural ka, kung merong mga ano na dyan, di ba? So, yung mga ganong factors, urbanization, kaya case-to-case basis. Pero sa akin po, sa nakikita ko, mag-farming ka dito ng mga 500 to 1,000 heads, maganda nang kikitain ng farmer. Kumbaga, sustainable na sa kanyang pamilya. Kung tutusin. Okay. Yan. Dok, kasi sabi mo kanina, itong may mga color blue, parang hindi siya pang-commercial. Bakit? Mas mahal ba ito? Kasi ang labanan sa commercial is economy of scale. Least cost formulation, least cost program, na kailangan na mababa ang pinaka-cost to produce mo. Ngayon, ang farmer na ordinary, hindi pwedeng lumaban dyan kung wala siyang pera, wala siyang puhunan na malaki. Kaya hindi siya pwedeng i-match dyan. Kaya ini-encourage ko yung mga farmers to go into small to medium scale farming lang. Na yung example po, mag-aalaga ka ng 5,000 na layer, no, na puti. Dito po, kahit mga 1,000 or less, less capitalization, pero value added ang product mo, mas kikita ka. Kasi hindi mo na kailangan dumaan sa logistical route ng mga regular. Ano yung logistical route? For example, yung ating mga groceries, supermarkets, etc. So, farm to home lang ang approach mo. You feed first yung iyong kababayan sa area. Kasi kamukha ni Doc Sosi, taga Bulacan siya, focus na muna yung Bulacan.
parang compartmentalize natin yung agriculture natin. Pagka kasi okay. yan, hinabol natin sa voluman, ang mga side effects ganito nangyayari. Kasi you are reaching to places far beyond your capability. And eventually, cost will cut you down. Yun ang problema. Ngayon, kung farm to home ka, may alaga ka, for example, na ganito, 1,000 or 500 heads, kumikita ka, for example, nagpo-produce ka 300 eggs na lang per day, 300 eggs, ikita ka ng 3 pesos per egg. Magkano yun per day? Neto. So, hindi mo na kailangan magpumasok sa opisina, di ba? Nasa bahay ka na lang, magne-negosyo ka, agripreneur ka na. So, 900 pesos a day, every day. So, magkano kikitain ng isang farmer? Diba? Ang capitalization niya, hindi ganun kalaki kasi mairo-roll niya na yung kanyang gastos at kita doon sa farming niya na maliit lang. Yun naman yung maganda. Yes. O, produce local, eat local ang program dapat. Balik natin doon. Kasi pagka tayo nag-overreach, yan ang mga senaryo na nangyayari. For example, mga sakit, no? Mga lumilipat, naglilipatan ng sakit, di ba? Another thing is yung masyado ng cutthroat yung competition. Na up to the point na nahihirapan na yung farmer na mag-survive man lang dahil sa taas ng pigs, taas ng fuel, etc. So dito, nakafocus ka sa locality mo lang. Hindi ka dapat, export mo dapat yung kabilang probinsya. Ganun mo ima-mindset ang sarili mo. Kung ikaw ay taga Bulacan ka, export mo, di ba, siya, di ba? Export mo, di ba, ganun, Pangasinan. Yun na yung level na dapat na, no? Kasi we have to feed our people first, produce good food, tapos sustainable agribusiness dapat. Yun yung aking prinsipyo dyan. Dok, yung ano, kung saan ako curious, no, paano nagkakaroon ng polar blue na itlog at iba ibang pangulay? Talagang yun ang gusto mong pag-usapan, Naimee, ha? Yung kulay blue egg, ha? Okay. Yes, Dok. Oh. Easter Sunday na. yung actually, the natural color, if you go back to history, although it's in the presentation, no? Pero the history, natural is color is white. White. Yes. Tapos ngayon, merong genes na nagpo-produce ng brown eggs, no? Brown eggs. And this is coming from sa red blood cell ng chicken. So, sa RBC niya. Yun yung nagpapa-brown doon. So, mas maraming... ano yun? It's a natural process. It's a natural process na parang sa finishing ng pabrika, ito yung huling spray na inilalagay, nagmumukhang brown. So, pagka binuksan mo yung shell ng brown, puti yung loob niyan, puti. Okay? Yung inside the shell. Pero pagka yan ay mga blue and green, yan ay may oocyanin. Yung oocyanin ay sinisecrete naman ng bile ng chicken na namumuot doon sa buong shell hanggang loob ng inner side ng shell. So lumalabas ngayon yung blue at green. Meron mga specific na mga breeds na ganyan ang pinoproduce talaga. Tapos ang ginawa ngayon, dahil value adding tayo ng market, niche product, nagkaroon na ng genetic line na pwede dyan sa ganyan program. Doon. Kaya nagkaroon ng development dito. Kasi parang 50 peso, 50 centavos to 1 peso additional earning kung iba-iba kulay. Lalo na kung mga customer mo, mga pangregalo. So maganda siyang ibigay sa pangregalo. Yan, any time of the year. So yun yung mga process sa katawan ng manok na hindi pareho sa regular white, hindi sa brown, tsaka sa blue and green. Yun. Yun ang pagkakaroon. Ano nga sabi mo? Ano yung sinisecret from the bile? Oocyanin. 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 So, parang ang root word is cyan. Cyan is a color, di ba? So yung bile secretion niya, iba. So iba ang bile secretion niya. Ngayon, yung sa mga brown color, pyrorethrin ang tawag doon. Yun naman, yung parang ano yan eh, kulay yung dugong luma, di ba, nagiging red brown siya. Yun yung ini-spray naman sa bandang huli. Kaya hindi kasing solid ang color ng blue at green. Meron din pink lumalabas. Yun, meron din. Yung pa sinasabi mo na blue and green,
Yung mismo yung shell niya, blue and green o yung loob? Yung shell lang. Yung ah, shell mo? Oo, ang system of farming mo. May picture ka ba yan, Doc Irving? Sorry. Yes? May picture ka ba? Ay, oo, nasa presentation. Hinihintay ko makita na ipag-presentin mo ako para ma-present ko lahat. Ayan na, for ano na, presentation na yan. Okay. This is actually a new program. Hindi pa namin talaga pinaparami because we are trying to make sure that the market and the farmers are comfortable with the product. But this is can be considered as part of the future products of egg production in the Philippines. Okay? Understanding the domestication of chickens, how it has evolved today through productivity, pure lines, and egg colors of colored free-range chickens. So ito po ay, this is a short presentation. However, dapat, kumbaga, kumpleto, Ricardos, pagka pinresent natin sa ating mga regular viewers at farmers, no? So, I always start with my presentation po, an educated farmer is a successful farmer. Lagi pong sa edukasyon ng basihan natin ang success kung tayo ay uunlad sa farming. No? Ang unang tanong ko rin po ay, which came first, the chicken or the egg? Kaya nyo bang sagutin ngayon yan? Di ba? Napaka masalimuot na tanong yan na dekada-dekada na hindi masagot. Okay, may sumagot na isa. Siya ay si Neil deGrasse Tyson. Siya ay isang astrophysicist, renowned astrophysicist ng Amerika. Just to settle it once and for all, which came first, the chicken or the egg? It is the egg laid by a bird that was not a chicken. So after the Darwin's evolution, meron pong huling ng itlog, hindi chicken, lumabas chicken na. Parang yun yung more scientific approach. Kasi we want to establish a scientific basis in terms of this program. So pagka tinignan nyo naman ng history, lagi po sa presentation ko may history lagi eh. So pagka tinignan nyo rito, ang Galus-Galus ay nakilala sa northeastern India to the Philippines, no? Ibig sabihin mula northeastern India hanggang Philippines, yung Galus-Galus browses on the forest floor for insect seeds and fruit, flies up to the nest at the trees at night. Parang ito yung behavior ng ating native chicken din, no? Pagkahapon, kumahapon sila sa puno at doon sila nag-stay. Ngayon, sa Darwin's theory, ang theory ni Darwin noon na nag-evolve ang chicken from a certain lineage. And this is the Galus-Galus na nakita rin sa Pilipinas. Ngayon, pinrubto by DNA analysis at tama po si Charles Darwin na yung theory of evolution niya ay nanggaling in terms of chicken dito sa mountain chicken na to, na Galus-Galus. O yung labuyong manok na galing po sa ating mga ibang lugar sa bundok. Pagka po tinignan natin yung genome resequencing, ibig sabihin po, tinrace po yung DNA ng red jungle fowl, no? Nakita nila at 6,000 BC ay nagkaroon na ng domestication. Ibig sabihin po dyan, yung wild jungle fowl o yung labuyo, ginamit na ng mga farmers nung time na yon para maging source of their number one for meat and also primera talaga is for fighting cocks. Isa sa mga nakikitang record sa history panahon pa ng Egyptians ay ang chicken was used as fighting cocks. Okay? At up to AD 1900s, ito yung time na nagkaroon ng Industrial Revolution. Nung time na Industrial Revolution, dahil po kailangan ng pagkain na marami, na protein-based, animal protein-based, ang ginawa nila, nag-selection sila ng malakas mangitlog, which is the layers, at malakas magkarne. So yung tabain, ginawa nilang broiler, yung malakas mangitlog na inahin, yun yung ginawa nilang layer. Diyan po ngayon, nag-evolve ang chicken na commercial. Pero ang titignan nyo po rin sa kalagitnaan, Rhode Island Red po, ang pinaka-chassis. Para pong sa baboy, durok, ganyan, siya po ang pinaka-chassis ng genetic development ng chicken. And from here, the broilers and the layers came out. Okay? So, pagka po tinignan yung jungle fowl, one kilo lang ho yan in 20 weeks of age or 2 pounds, no? And only produces 10 to 12 eggs a year. Dito po na-evolve yung ating broiler, meat production, egg production,
malakas mga itlog, 300 plus eggs a year, at yung purebreds, ito po yung mga heritage, pure lines, etc. na ginagamit for poultry shows, no? Ito po yung mga farm shows na ginagawa for chicken. At dito po, if you will focus more on meat and egg production, dito po na-maximize through integration and development ng malalaking kumpanya how to create the genetics para po dito. Okay? So pag titignan nyo po, present players in poultry genetics, although nagbabago po to from year to year, nagkakabilihan, ang makikita nyo po rito sa livestock genetic companies na ito, ito po yung mga main players, which is Hendrix Genetics, holder siya ng ISA, Hybro, Lohmann Genetics galing Germany, ang Hendrix po galing Netherlands, Cobb galing po, Tyson Cobb Bantries is coming from the US, and Habard from France, but now absorbed by Hendrix yata po ito. So, so nagbabago po yung owners, pero yung genetic sourcing at genetic breed stock is intact lagi. Okay? The other side of poultry production by small to medium scale free-range poultry farmers. Na yun, no? So, dahil po sa farming, hindi nawawala sa eksena ang chicken. Kasi ang free-range chicken can do all of this, no? Tanggalin yung mga bugs dyan sa area mo, no? Yung mga pests and diseases nare-reduce dahil natanggal mo yung bugs. Na-convert niya yung waste into eggs. So, ibig sabihin yung surplus crops mo, na-convert mo sa animal protein. Nagiging ano rin siya, lawnmower. Kaya niyang linisin yung isang lugar sa pamamagitan ng pag-range doon sa area. And it can produce enough manure in a month to make a 1 cubic yard of compost from leaves, no? Kinocompost niya. Magaling yung fertilizer din yung mga nakukuhang waste dyan, and level a pile of mulch in 2 days. So nakakatulong po ang isang chicken talaga sa farming ng ordinary farmers natin sa probinsya. Okay? At dito makikita natin yung spectrum ng kung paano yung native chicken naging yung ating dominant male, Habard, Sasso, and Cobb. These are genetic companies, I would like to remind everyone. Kasi po, pagka po mali ang ating perception sa isang pangalan, nagkakamali po yung ating programa. Dahil yung iba, Sasso ba yan, Habard ba yan, Cobb ba yan, yung mga ganun is depende sa genetic company po yun. So pagka kinumpir po natin ang native chicken, days to reach 1 kilo live ng native chicken, 8 months po yan. Ang dominant ZZ po, ZZ po is 55 days, ang Habard 45 days, 1 kilo na rin siya, ang Cobb broiler po 16, ngayon po siguro nagpo 14 days na lang. So this is for food security. Talaga pong pabilisan ng production dahil marami pong kailangan ng produkto na yan. Habang ang native pang probinsya, dominant pang smallholder, at Sasso Habard po ay para sa mga medium to large scale integrators. Kilos of feeds to produce this, kumpara po sa ating mga Cobb white chicken, mas ma-efficient po siya sa kanyang feed conversion compared po sa native, dominant, at Sasso Habard. Ang main difference lang po is these are value-added products. Yung ibang mga farmers, mas gusto nila free-range. Ito po yung gamit ng mga produkto pang free-range. Technology inputs needed, makita nyo high-tech po kailangan sa broiler. Kasi po talagang dinesign yung genetics niyan para po sa housing, sa feed and nutrition and management. Habang ang dominant po, ang Sasso Habard pang free-ranging po yan. So meron po siyang specific product niche. Sa tibay naman, no, pinakamatibay always native. At habang nagiging high-tech yung product mo, nagiging easy or prone to diseases. Sa layers naman po, ganun din po. May native chicken tayo, may dominant tayo na layers. Sasso Habard dog, hindi ho pinang-iitlog yan dahil pangkarne. Shaver highline naman po, yun to yung mga Cobb white, Shaver white, Lohmann white. So ang sistema po niyan, ang maturity mas mabilis po siyempre sa puti dahil genetically dinesign siya for that. Ang dominant po is around 4.5 months mangingitlog na. 280 eggs po ang production niyan,
compared sa native, which is 60 to 80 eggs in 1 year production cycle, habang ang mga high-tech na mga white egg layers ay 320 to 360 eggs. Kaya po nila. Males are used for meat. Ito po yung lamang ng ibang product. For example, native, kinakarni po yung lalaki. Sa dominant, kinakarni po yung lalaki. Dito po sa Hubbard, definitely, dahil hindi naman po siya paitlugin, dahil mahina po siya mangitlog, malakas kumain, at hindi po siya sustainable. Habang ang shaver po, ang ibang lines, hindi po kinakarni ang male. Hindi po siya pwedeng for meat production. So, pati bayan po, yan din po yung letter. Okay? So, once you see that program sa layers po, ang layers naman po ay dinevelop through the size, egg color and size and productivity. Sa color po ng eggs, no? We have white, brown, dark brown, blue, green, or pink, no? And through productivity ang selection. Habang ang mga purebreds po ay ginagamit po yan for show, feather color, shank color, size, yung itsura po ng muka, itsura ng wattle at combs, no? So diyan po nan nagaan ang mga purebred lines. So sa egg production po, we will focus more on that. Egg production based on a niche market of colored eggs. Yan po yung kulay ng mga eggs natin. So makikita nyo po dyan talaga na from dark brown, light brown, pink brown, green, and blue. This is the spectrum na kaya pong i-produce ngayon ng ating mga alaga. Yan po, ibang pictures po, no? So, iba ho ang genetic varieties na ginagamit po dyan para to produce this. These are naturally selected genetics, hindi po siya GMO. Yan, iba-ibang kulay, no? So, para kang merong Easter eggers or artisan eggers, ang tinatawag namin, or rainbow eggers, ang tawag. So, mas maganda pang regalo, pang sa mga bata, dahil na tututo sila sa kulay, and also maganda yung presentation. Yan, up close, ganyan po kulay, iba-iba, mas assorted, no? Parang M&M's, iba-iba kulay. So, mas maganda pang regalo. Yan, no? So, pag holidays, mabili po yan. At regular days, pang birthday, pang regalo po, pang special occasions, yan po ay pwedeng i-market na. Okay? Points to note in the production of blue, green, and dark brown shelled eggs, or artisan eggers, tawag po namin sa dominant. Artisan eggers is a group of special varieties of chickens that produce blue, green, and dark brown, or mahogany colored eggs, no? Derived from a mix of varieties and hybrids. Hindi po siya pure line, no? Hindi po siya pure line. As it is still a cross and development of different varieties of Americana, cream leg bar, marans, Wellsummer, and Easter eggers. Kasi pagka po pure line, mahirap po i-manage at hindi nyo po ma-set siya as economies of scale. Dahil bago kayo makapag-produce, mahabang proseso. So this is a system na mabilis makapag-produce kayo ng blue, green, and dark brown. High value due to the festive colors and farm through free-range system. Pagka po dinagdagan pa natin ang farming system na free-range, yung nagpapagala tayo, ang birds nakaka-relax, at sila ay pinapakain ng mga herbs, ng mga grubs, ay mas masarap po yung egg at mas maganda ibenta. Sold at about 10 to 11 pesos per egg, much for small, medium, scale farming only. Kasi hindi po siya pwedeng pang high commercial, high volume, niche product pa rin po siya. It is best sold as farm-to-home program. So hindi po kayo pupunta sa mga malaking supermarket para ibenta to. Sa kamag-anak, sa mga kapitbahay, mga kaibigan, doon pa lang ho may value added na kayo makakuha. Na yung ma-maximize nyo yung earnings dahil nawawala na yung mga in-between traders or dealers or distributors. Produces 250 eggs per hen in its first year of production. Small farming with sustainable profit. So yun po yung isa sa mga adhikain natin, magkaroon ng lang ng maliit na farm, kahit 100 heads, kumikita ka kahit paano sa backyard mo at meron kang healthy food sa table mo. So these are the brown eggers namin.
green and blue eggers namin, GS159 or Green Shell 159, ito po yung parent stock. Ito po yung F1. Yung F1 po, makakaroon nyo pa po yung lalaki, habang yung babae po ay pwede nyo na pong paiplugin for the blue and green production. Ang dominant gold GS902, Rhode Island White cross with a cream leg bar, and then ito po yung production. While dominant bar GS959, ito po yung production niya na cream leg bar with barred Plymouth Rock female. Ang makikita niyo po dyan yung ulo parang naka-brush up yung kanyang mga palong. Yan po sa mga females, no? At yung pong similarities nila, the main genetic source is the dominant cream leg bar. Yan po yung nagbibigay ng program for that. Ang lamang po paho nito is it is auto-sexable or color-sexable or feather-sexable. Makikita nyo na po yung male at female, sisiu pa lang. So makakapagbenta ho kayo kagad ng high value na female as they all pull it, habang yung male po mabibenta nyo for meat production. And then we have the dominant black DS109. Ito po yung nangingitlog ng mahogany brown eggs or dark brown eggs. Ito po ay merong balahibo sa kanyang shank, sa kanyang legs, no? At ito po ay special line din po dahil ang kanyang male ay special male. Ito po yung production niya, efficient pa rin po siya to make it sustainable dahil ang feed consumption niya is still acceptable with the cost or earnings that you will get from the farming. Yan, dark shell. Yan po yan, nagiging dark, sabi ko, pyroretrine, ano? Galing po sa red blood cells ng ating mga chicken, ito po yung mga tinitint niyan para magmukhang dark brown or chocolate brown ang color. And then the performance po, nandyan din po. Makikita nyo talaga na productive siya in terms of productivity yung parent stock and the F1 commercial layers. Okay? Makikita nyo po rito further na yung productivity niya at 78 weeks, kaya niya po mag-produce ng total of 240 eggs. No? The hen day production. Ito, 250 eggs po, kaya niya produce in one cycle. So, summary lang po, it is an alternative poultry farming through free-range farming and is gaining market due to farming awareness and environment-friendly poultry system. No? Healthy sources of fresh eggs and poultry meat sa family. Free-range farming is the best option for small to medium-scale farming. Kasi akala po nung iba, pagkaano kailangan maging kasinlaki ka ng mga commercial farms para kumita. Dito po, in a small system, you can earn. You can start with a small capital, learn the system, and start small. It will become sustainable. Science-based farming po, it's doable, replicable, and sustainable. Marketing is through farm to home. Hindi nyo na kailangan maglagay ng display sa tindahan. Farm to home lang ho ang process para po nakakat natin yung ating mga cost and risk. Genetics for this is soon to be available. So by end of the year po, second half of the year, we will be producing this blue and green shell and dark shell. No need to experiment, no need to reinvent the genetic wheel by trial and errors. Yung iba ho kasi gusto sila yung nagtitimpla, sila yung naghahalo. By the time na nakapagtimpla ho kayo, eh nagmamarket na po yung ibang farmers. Nakuha na nila yung market. Kaya po we recommend na prepared na yung genetic line na hawak ninyo. Genetics have been tested and proven in Europe. And is the best option in terms of feed efficiency. Always remember po, 70% of our poultry farming cost is feeds. Pagka po yan ay puro R&D tayo, experiment, malakas pala kumain yung nakuha nating lahi, malulugi po tayo. Ito po, na-test na po ng pinaka-efficient sa gantong kategory. We have the available learning programs or modules and the genetic stocks for your F1, egg and meat, production and parent stocks through Dominant Asia Livestock Genetics Incorporated. Ito po yun, ano? For inquiries po, please like our Facebook page and message us sa Dominant Asia Pacific. Meron po kami Facebook na po ang approach namin ngayon. Rather than having a physical office, ito na po tayo ngayon, puro online na rin ang ating program. Please like and share our page, Dominant Asia Pacific. So, thank you very much po and God bless to all.
Thank you. Oh, po, yun. Okay. Ako na yung mga itlog talaga, Doc Sosie. Nakita mo yung kulay, ang ganda. Akala ko yung sinasabing blue, yung talagang blue na parang blue. Erwin, anong kulay talaga yun ng pagka-blue niya? Ah, parang baby blue, yung baby blue, light blue. Ah, oo. Oh, light and blue. Light. Oh, oh, hindi kaya ng natural process. Pero tumitingka dyan, unang-una, through age. Pagkabata pa yung ating alaga, mas matingkab. Tapos nagpe-fade yan. Also, the feeding. May mga feeds na ng liver, nag-improve ng liver production, ng bile. Nakatulong yan. Tsaka yung RBC, no? So, yung pong red blood cell, nai-improve. So, pagka po maganda ang feeding, alaga, consistent po yung colors nila. Yan po yan. Ano naman ang, let's say, sa kapitbahay ko, eh, sanay sila sa puting itlog. Paano ko sila makukumbinsing bilhin nito, eh, mas mahal. Eh. Alam mo naman yes. Ngayon, ang tao, eh. Hindi naman lahat nasa Forbes Park, nasa Dos Mariñas Village. Oh. Ang market share po niyan, Doc, is more of the target markets, basically. So, to follow lang po yung iba. Hindi to commodity product. Ang anong mga market natin dito, mga doctors, no? Mga nutritionist, mga natural environmental friendly consumers, yung mga market na ganyan. Ang nakikita ko namin market dyan, for example, sa Obigaini, sa mga pediatricians, mga ganyan, ito po yung pinaprepare nila. Kasi po, yung farming side naman, nakita nila na ito ay free-range ang system. So, that is a value-added over value-added ang nangyayari. So, may mga farmers who kami, they just visit the clinics of these doctors, mga managers or mga supervisors, they send this. Ano na, sold na, wala nang problema. Pero hindi siya pwedeng habulin kagad sa list cost. Kailangan ma-develop may market mo. Usually po, nung nag-start kami mag-asawa dito, ang ginawa namin, sampling lang, sinasample namin. Iba rin kasi yung naitlog 3 days old pa lang. Iba yung lasa, ibang-iba ang lasa. Kaya pagka nakakain sila, yung mga bata nagugustuhan, mas gusto nila kainin yung gantong preference ng eggs. So yun po yung nagiging option. And health conscious people. Ito po yung mga prepared nila ngayon. Yung mga ating mga new generations, ito po yung mga mas type nilang kainin. Free-range egg. Okay. Sige, Dok, nabanggit mo yung health conscious, no? Napaisip ko rin ako gaano pa ka-healthy, ano bang mga nutrition na meron dito sa sa dominant eggs na ito. Tama ba yung term ko, dominant eggs? Dok? Pwede niyo kung tawagin ganun para yeah. Ang ano niyan, Ami, is that egg per egg is kunyari farm together at the same level, different color, pero same system, has the same nutrients. Okay? In general, okay, ano ang lamang ngayon na gagawin mo? Yung free-range system. Kasi it has been proven that it is higher in terms of vitamin D, antioxidants, mga good vitamins and minerals, ay mas kumpleto ito pag free-range kesa sa nakakulong lang siya. Kasi ang sunlight, vitamin D, D3, and the calcium, and the magnesium, etc., ay nakukuha sa lupa. So pagka sila ay nakakagala, mas malaki yung intake nila nito at naipapass down sa mga consumer ng eggs as tested. Parang yun yung concept. Pero in terms of, kunyari, brown egg and white egg, no? Brown egg and white egg, pag farm at the same system, they will have the same nutrient. But if you will put the value adding of free ranging, no, or cage free, it changes the nutritional content. It improves the nutritional content from the basic level. Okay. Sige, Doc, bago tayo mag-break, iyahan ko tong question na to. Ibig sabihin, system yung nag-cost ng value dito sa itlog. Walang kinalaman yung kulay. Sagutin niyo po yan sa ating pagbabalik, Doc. Ito po ang agree ako dyan. Agree ako dyan. Agree ako dyan. Nagbabalik po ang agree ako dyan. Doc Erwin, iniwan po. Walang kinalaman yung kulay sa presyo. Yeah, kulay is a
not related to the nutrition. The nutrition is the same, brown and white. It has to be, those are facts. Ang difference is how you farm it, what you feed it, and what management you're doing. System ang nagbabago. Kasi ang ginagawa natin, kaysa naka-cage talaga sila sa maliit na hawla, no? Siyempre may stress factor yan eh. Kasi if you check yung aking pinresent tungkol sa behavior ng manok, ang manok, kailangan yan at least mga 250 square meters na area to be unstressed. Kasi ayun, gumagala yan, kaya kapitbahay nyo, yung inyong mga native chicken, di ba, lumipupunta sa kapitbahay yan. Minsan, tumatalo na sa kawali ng kapitbahay nyo yan, di nyo lang alam. So, hindi nagpapaalam yan, tumatalo doon. So, ang point natin, it needs a very big space. So, ang ginagawa ng free-range system or free-range farming is to try to get that environment on the least possible and profitable way, but not to the point na ikulong talaga sila sa maliit. Of course, pagka maliit ang kulungan, maraming factors na pwedeng lumabas dyan, mga stress hormones. Yung stress hormones, eventually, it will lead to disease or sickness. No, sisipunin bigla. That is the time na nagkakaroon ng vicious cycle ng use of antimicrobials or antibiotics na hindi na dapat. So, nagkakaroon tayo ng vicious cycle na ganito na iniiwasan natin. So, dapat talaga nakagala. Ngayon, ang more spacious ang kanyang kulungan at ang kanyang lugar. Ngayon, pagka ginawa mo yun, mas marami siyang nutrition makukuha sa paglabas, paggala. At the same time, yung mga, alam niyo yung mga simple blade ng grasses, yung mga yan, yung mga nasisinaga ng araw, may mga nutrition yan na ibinibigay pag kinain ng manok. So yung mga ganung bagay ay nakakatulong sa value adding ng product nila, which is the egg. Yun. Kaya hindi. Yes. Ang nag-isip-isip naman ako, Dr. Erwin, Brad, ito ba yung asola at saka na yun, yung weed may sinasabi? Pwede rin ba yan sa baby? Duckweed. Asola and duckweed. Ayan, oh. Pwede rin ba yun? These are supplementary. Kahit na po sa ibang hayop. Kasi just to be straightforward about it. Pagka nakita natin sa social media, ayan, asola, maganda raw. Pipicture yung asola, tapos pipicturean yung manok, ang lalaki ng manok. It does not translate directly. Because these leaves are supplementary only. Okay. You cannot use that as the main bulk of your feeds. Why? Because there are amino acids na kailangan ng manok to grow. Number one. And to produce egg, and to grow meat. Hindi po makukuha lahat sa asola yon o sa tricantera, o sa ano. So, yung farmer, nagkakaroon siya ng misstep dahil akala niya, ay, makakatipid pala ako rito, maraming asola sa ilog, yun lang kukunin ko. Hindi po. That is, for me, counterproductive to what you want to do. Kasi, hindi match yung asola sa growth ng animal. Oh, buhay nga siya, makita nyo, naglalakad, tumutuka, pero yung development niya hindi ganun. Ibig sabihin noon, Brad, Dr. Erwin, ibig sabihin noon, feeds pa rin, well-formulated lactating feeds ang kakainin niya. Pagkatapos, huwag nang magbigay ng mga duckweeds at saka ng asola. You can put 10%. Walang problema. 10%. Okay. Ang maximal niyan, 10 to 20%. As yung tinuturo ko sa modules, ganun lang. Kasi hindi mo habol sa negosyo. Ako yung sinasabi nila na yung... Alelet, sorry? Ano, Doc? Sinasabi nila, ewan ko, tama ba yun? Misconception ba yun? Sinasabi nila, dahil brown eggs at saka naka-pre-range, organic na raw yung egg na itlog na yon. O ang tawag lang doon ay naturally grown, o ano bang tamang word doon? Dahil gumagamit din naman sa feed. Backyard eggs lang po yun. Actually, backyard eggs lang. Dahil ang kategory pong yun, depende sa ikakategorize ng farming. Kasi organic is, in strictest sense, bawal ka magbigay ng GMO. So kung may makukuha ng kang corn na non-GMO, soya na nandiyan mo. Oh, wala. Mahirap mo. Wala. Sa bundok ng tralala lang meron. Wala rin. Di ba? Kaya, so,
Kaya mainam yung nagkakaintindihan tayo, Amy, no? Na ano ko kung meron na tinatawag na organic egg sa ngayon. Sabi nga ni Doc Erwin, dapat mismong yung mais, yung mismong soya ay talagang naturally grown. Opo. So mahirap. Yes. Meron po tayong framework na batas na Organic Act of 1006 8 1006 8. Okay. This is an Organic Act, so batas po ito na kailangan hindi pa kain ng GMO, kailangan yung breed mo hindi kailangan ginamitan ng genetic manipulation, yung lugar mo hindi dapat nalagyan ng chemical o pesticide and dioxin. So basically we are still working with this na mabago yon, but still the main framework is there. Kung sasabihin ng iba dahil po pinagala nila sa garahe nila, hindi kumain ng iba, kakain din po ng kung ano na yan, may chemical, may langis, di ba, dyan sa area nyo, hindi natin mare-regard that. And ultimately, it has to be certified. So pagka po wala nyan, we cannot categorically say that there is organic chicken or organic egg. With respect po sa ating mga farmer, baka magalit sa akin, pero yun po yung reality, that is science, di ba? So, what can you claim? You claim what you're doing. So, we have farmers who do free range. They do free range. Tapos, the value added dan, makikita naman yung freshness as well as the value of vitamin D, antioxidants, vitamin E. Meron yan talaga. Tsaka makita nyo parang yung hindi malabnaw, yung hindi malabnaw pagka proper. Yeah, buyong yok niya. Buyong yok. Ibig sabihin, Dr. Erwin, ibig sabihin yung naka-free range na manok, na meron siyang pugadan, pero sa umaga o sa bandang tanghali ay lalabas siya. Ang itlog doon na let's say brown, anong tawag doon? Free range egg, gano'n lang ba? Egg o naturally grown? Free range egg po, free range egg dapat. Free range egg. Tamang free range egg. Tamang tawag doon. Kunyari ikaw ay nagpapalaki ng manok at nagpapaitlog sa isang barn o isang kulungan malaki, cage-free eggs naman yun, cage-free product eggs. No? So, per category, kailangan very important na ma-educate natin ang mga farmers dito kasi marami po kasing naguguyo eh, maraming naluloko. Ang masakit po niyan, yung pong nag-aakalang organic yung kinakain nila ay mga may sakit din sila. So, cancer patients, diba, nagda-dialysis. Marami pong bulero pa rin na nagsasabi, oh, organic to kainin. Pero hindi. Lalong lang pasama. Yes. Lalong lang pasama, oo. Kaya, ang lagi ko sinasabi rin sa mga farmers o sa mga tinuturoan kong mga estudyante ko, traceability is very important. So, paano mo ano yan? Due diligence ang tawag. Ano yon? So, ibig sabihin niyan, checkin mo talaga yung farm niya kung ginagawa yan. So, punta ka sa farm niya, tingnan mo kung ginagawa. Hindi ba yan bumibili lang sa iba tapos yung mga ganong concept. Kasi this program is about trust and community building. Pagka hindi natin nabuo yan based on a good sound science education, mahirapan tayong mag-develop. Diba? So yun po yung ating inaano. So pagka yan for example, nakagala nga sa palayan, katatapos lang harvestin yung binumbang palay, diba? May mga pesticide, hindi natin makukonsider as organic. So those things have to be balanced na tama yung approach. Kaya free range is actually the safest balance that you can make. Ang gagawin mo lang, for example, pinakain nagkasipon, binigyan mo ng antibiotic, withdrawal period mo, hindi mo na makiklaim na antibiotic free. Pero pagkain lumalaki, itlog, antibiotic free, pwede mong i-claim. Dahil hindi ka naman nagbigay talaga. So yung mga, you claim only what you really do. Yung iba kasi, they claim for marketing purposes. Yun ang pagkakaroon. So, yun ang kanyang difference. Yung akala mo, Doc, healthy yung pinakain ko, binayaran mo pa ng mahal. Kasi sabihin natin talaga, mas mahal po na, diba, ang presyo ng feeling kesa dun sa nasa grocery. Yes, so, hindi mo alam, mas harmful pa pala sa'yo. Tapos yung bulsa mo, nalagasan ka. Diba? Oo, ito. Ami, kukwento ko sa'yo, tsaka Doc Sosia. Yung mga breeder farms na malaki, ng malalaking farms, no? Pagka yan, mangingitlog pa lang yung mga dumalaga, not non-settable yung mga itlog niyan. Brown eggers yan.
ang breeders are almost all brown eggers, yung mga commercial breeders from big companies. May bibili diyang mga ano, mga kontraktor tawag. So bibili niyo mga eggs na yan na maliliit dahil hindi mo pwedeng pisain yun eh. Dahil malulugi sila pagka maliliit ang sisiw. Yun ngayon ang binibenta ng organic. Yun ngayon ang sinasabing organic. By experience, nakita ko ng paano nila tinatawagan yung mga farmer, bibili ng murang-mura, tapos bibenta nila ng pagkamahal-mahal at ikiklaim lang ng organic. Actually, marami na akong sinabihan tungkol dyan kasi hindi tama yon. Kasi sabi ko sa kanila talaga, ang kumakain ng organic, mga may breast cancer, di ba? Merong uterine cancer, di ba? May leukemia. Tapos sabihin mo, hindi, yung pala nag-antibiotic yung pinanggalingan. So, kawawa naman yung farmer. Kawawa din yung consumer. So, yun lagi ko. Kaya, maigting ang aking campaign dyan. Dahil, the less we know, the more problems we will have. The improper knowledge, yung mga anecdotal na mga kwento, pakainin mo lang yan ng darak, lalaki yan, di ba? Yung mga ganun, hindi naman pwede yun. Diba? So, kailangan natin basihan ng siyensya. Yes. Kaya nga, tama-tama na dito ka sa aming programa. Oo. Para tumulong. Nabibigyan ng linaw ang ating mga kasama magpipaka. Ayan. Yan po. Galing na po kay Dr. Erwin yan. Pero ito parang magandang batayan din yung kulay ng itog. No? Para yung sa'yo kasi iba-ibang kulay. Eh. Diba? Yung kanina pinapakita mo. Sabi mo nga mga doktor yung bibili sa'yo. Mga dietitian, nutritionist. So doon, nakikita mo na safe kainin ito. Based dun sa shell ng egg. Mm-hmm. Tama ba? Yes po. Hindi po, hindi sa base ng shell, kundi sa honesty ng farmer o honesty ng seller. Kamukha ako, kunyari, may time na nagkasakit yung alaga ko, naglagay ako ng antibiotic as prescribed by the veterinarian, hindi ko pwede ibenta yun sa market dahil siyempre masisira ang market eh. So, it's the honesty and the integrity that we need to establish in farming. Yun ang kailangan ilabas natin. Pagkaya na ipakita natin sa mga tao na ano, bibili automatic. Pero yung kunyari ako nagkaroon ng antibiotic use, hindi ko dapat ibinebenta yan. Oo. Diba? Yung mga ganung yung mga procedures na dapat. May kumanggit ka na ano, na withdrawal dun sa antibiotic. Ilang days yung withdrawal na yun? 7 days paniwan yan, 7 days. 7 days. Tapos, pwede mo na siya ibenta after 7 days. After. Ah, hindi. Pagka initlog yun, during the time na binibigyan mo siya ng antibiotic. Yung produce mo nung time na yun, hindi mo dapat ibenta yun. Dahil merong antibiotic. Okay? So, 7 days na binigyan mo, maghihintay ka pa ng 7 days, tsaka nangitlog siya ng after the 7th day, yun, masasabi mong wala na antibiotic residue. Correct. Okay. Ngayon, kaya sa mga modules ko, sa seminars ko, tinuturuan ko sila ng proper biosecurity, yung iiwas mo talaga sa sakit. Kasi doble tama mo pagka nag-antibiotic eh. Ang problema mo dyan, tama mo sa gasto sa bulsa mo, tsaka yung epekto sa alaga mo. Kaya prevention is the best cure in livestock. So, for example, magtatayo ka pa lang ng kulungan mo, ini-explain ko na sa inyo kung paano yung tamang pamamaraan na maiwasan mo yung sakit. Hindi pwede yung nasa mind ng isang bagong farmer na Old MacDonald has a farm, lahat ng variety nandun para kung may mini zoo, tapos ini-explain mo hindi magkasakit yan, magkakasakit yan. Diba? So yung mga ganong, you have to put them down on reality. Na if you want to focus on, well, for example, ang focus mo lang is for your own hobby. Huwag mo palalakihin ng mga 500 niya, 1,000. Kasi yung structure na ginawa mo is based only for hobby. Pag ginamit mo yan for food production, si-set up mo ng tama. Hindi pwedeng in between kasi eventually it will catch up on you. So yun yung aking idea. So pagka sinet up mo, set up mo na ng maayos if you want to earn from it. You have to choose whether you want it as a hobby or a business. Yun yung unang mga tinatanong ko din. Diba? Walang in between, wala akong gitna yan. Dahil pagka ginitna nyo yan, yung mga equipment, yung mga housing, yung mindset mo sa gagastusin mo, mahirap ang kang lunukin yan. Pero kung titreat mo yan as a business, by next year,
you'll be earning around 1,000 a day. Yung mga ganong process, you have to learn that in a system of learning. Hindi pwedeng uwido-wido lang, Facebook-Facebook lang, pwede na. Hindi eh, kasi pera, time, di ba? And frustration. Kaya wala kayong makikitang middle level na, kumbaga, mga level na nung mga breeder farm na malalaki na native na colored na malaki yan. Kasi yung concept niya at yung acceptance niya ngayon is too early. And it can only run on a farm-to-home program. So, hindi mo pwedeng palaki ng malaking-malaki. Yan. When you go to other countries, talagang doon lang sa locality nila binibenta yung product. So, naka-focus ka lang doon. Kasi you don't go beyond that dahil you think you'll be earning well. But actually, nakita ko sa iba, the more you do that big system, the more you're losing money. Kasi hindi pa match yung market eh. Niche pa rin siya. It's not a commodity product. Yun po. Opo. Doc, mabalik lang ako dun sa ano nyo, sa product nyo, itong mga colored eggs natin. Tuloy-tuloy ang production niya, the full year round. Depende sa placing, no? Kami kasi, ang farm ko, sa Rizal, is focused more on production of the day old. Yung day old na magpo-produce ng blue and green, tsaka brown. Mm-hmm. So, yun yung aming, kami yung kumbaga heart. So, pinapadami. Oo, yung genetic, ano mo, kami, genetic source mo, yun yung objective. Kasi, pagka ikaw, kinross mo yan, in-inbred mo yan, yung genetic system niya, magbabago. So, magbabago na production, magbabago na yung feed consumption, and even the productivity. Ang isa example niyan, pagka kinross mo yung, kunyari, yung Rhode Island sa iba, ilagay mo sa Rhode Island ng dominant, ang unang makikita mo epekto niyan yung auto-sexability, which is hindi mo na alam yung male at female pag day old. Kasi ano yun eh, malaking bara, big ace yun, pagka nagbibenta ka ng sisiu. At ayaw mo rin mapagalitan ka ng customer mo, hinihintay niyo yung gender na binigay mo. Oo. Meron kami mga farmers na ganyan, na pinag-cross-cross. Maya-maya yung customer nagagalit, 5 buwan na hindi pa nangingitlog. Pagtingin ko puro sa mga alaga, puro lalaki pala. Hindi nangingitlog yan. Puro lalaki. So yung mga ganun na aalis mo. And number 2 is the maturity. As long as you feed it sakto, 6.6 kilos from day 1 hanggang point of lay, yun yung total consumption niya, it will produce, start egg production ko na ng 4 and a half months. And then it will lay 250 to 280 eggs for that year. So may science ka. May sakto, daily gain, ganyan, feed consumption, nandyan lahat. Dapat kasi may science to know if you will earn or not. Kasi business na ang gagawin. Yun. Yan, Eni. Marami tayo yes, natututunan, ha? Naliwanagan na ako. Oo. Ibig sabihin, yung manok ngayon, talagang dinesign na yan parang, let's say, gusto mo karne. May meat machine na, mayroon namang egg machine na. Hindi na kailangan na experimentin. Oo. Yes. Ganon yun. Yung nakita ko nga dun sa summary ni Doc eh. Hindi mo na kailangan mag-experiment ng genes kasi end of the year, ready na itong mga genes na to. Tama diba, Doc Irwin? Yes, kasi ang sa farming for me, productivity, time, and cost, money, no? Ngayon, may mga naging scientist, no? Nag-scientist sila. O sige, gagawa ako ng pinakamagaling na manok, pinakamalaking manok. Paano kung yung ginawa mong yun sa dulo, hindi pala resulta ay tama? Pangalawa, hindi pala pwedeng i-replicate. Pagka sinabi ko, ulitin mo nga yan, mahihirapan ka nang gawin, di ba? Magiging consistent. So, ang business mo, habang ikaw nagkakamot ka ng ulo, habang nag-experiment ka, yung customer mo, yung isang farmer, nagpuproduce na ng eggs, nagpuproduce na ng sisiu, yung pera niya na ibabalik na. Yung oras tumatakbo, kumikita na siya. Yun yung sana maunawaan ng iba. You have to choose whether it's really experimental, fancy chicken, or you just want to do the business. You have to decide on those two first. Kasi pagka ginawa mo yung isa, iminix mo sa iba, ibang resulta talaga. Yung magkakaiba. Kita nyo kami, we have to register ourselves with the DA, with the BAE importation,
we have to wait for the importation to occur. Hindi kami pwedeng mag, oh, kunin ko na lang yung mga stock ko rito, paghaluhaluin ko yun, hindi naman alam yan. Hindi pwede. Kasi we have to be following that program. Otherwise, ang effect niyan doon sa succeeding program ng production ng farmer, hindi nababalik. Hindi rin tatagal tong negosyong to kung nag-mix-mix lang ako ng big. So, kaya tumagal siya ng almost, ano na, 1997. So, kaya Doc, Doc Erwin, minsan tinitignan ko sa Facebook, ano? For sale. Hindi, C1, for sale. Tawag dito, Brown de Kalb. Pure Brown de Kalb. Pero parang kinu... Kasi may mga breeder company ng Brown de Kalb talaga, hindi yung mga backyard lang na Brown de Kalb. Yes. Pero kakaawa yung mga bibili. Di ba? Yes. Kaya, alam nyo, Doc, yan yung isang problema eh. Dahil sa kagustuhan nila magkaroon, nakikita nila, gagayahin nila. Unang-una, ang de Kalb is a hybrid. It has been hybrid. Okay, so hindi pwede maging pure yan. Pag isa yung hybrid ka, minix yan ng two of the best results from the male and the female line to get hybrid. So hindi pwedeng pure yan. So naku, daming issue dyan, skandalo dyan sa probinsya na halo-halo, puro lalaki, iba-iba ng kulay lumalabas, puro puti na. Kasi hybridized na yung pagka yan, kinross mo pa, mawawala na yung hybrid effect yan. Diba? Amy, yes, parang ganito, parang ganyan, no? Yung hybrid, yung synthetically engineered, naka-lock and key na yan, match na yan. Para susi na yan, no? May kanya-kanyang susi na mag-fit in para magbukas at mag-lock. Correct. In terms of meat production, ano? Pero pag sinabi ni Doc Sosing synthetically, hindi mo pwedeng ibang susi gagamitin mo yan. Hindi GMO yan. Hindi synthetic. Natural selection yan. Yung kamukha sa Europe, hindi ka pwede maglabas ng product na hindi itetest ng kanilang gobyerno. So pag tinest nila, dapat yung kinlay mong 280, 300, ito na ilalabas dyan. Kung hindi, hindi ka bibigyan ng products. So yun, by true genetic selection yun. Tinetest nila yung pure line, yung grandparent stock, the parent stock, and the hybrid. So yun yung template lagi ng breeding yan. At dapat in... Wala tayong ganyan doon. Ha? Yeah. Wala tayong ganyan dito sa Pilipinas. Pwede naman gawin natin. Pero alam nyo, hindi ganun kasimple magtayo ng genetic company. Hindi ganun kadalas. Oo, maduguyan. Maduguyan. Actually, ang sinasabi sa akin ng mga poultry genetic company, pagkaho yan, it takes a lifetime to really realize the earning. Kasi pagka ano yan, kailangan kompleto ang facility mo. Hindi pwedeng may laboratory ka, meron kang progeny testing, pedigree testing, puro marami pong ano. Kaya hindi ganun. Kaya sa mundo, actually, mga dalawa, tatlo na lang ang genetic company talagang malalaki for the commercial wide. Sa colored po, dominant na lang po halos ang natitirang kilala dito sa Asia. Yung Sasso is already a company owned by Cobb Bancrest. So, iisang company na po yan. Yung pong DeKalb is owned by Hendrix. So, Hendrix. Big company na may hawak din yan. So, sila, minimaintain lang nila yung pinaka-binhi. At doon nila minamarket yung program. Pero gagawa o tayo, maybe someday in the future. Sabi nga nila, Doc, bakit ayaw mo nung ating Filipino native chicken? I have nothing against that. Ang recommendation ko po sa bahay noon sa DA, i-preserve yan. Yung mga banaba, no? Yung mga parwakan. But to use it for a commercial product, mukhang hindi kayang lumaban yan sa productivity, no? Sa gastos. Hindi po magko-continue ang success ng farmer. Tsaka hindi po pwede yung system na parang kubo-kubo ang sistema. Kasi you are talking of bacteria also, virus. Contamination. So, pagka po yan, ganun lang ang sistema natin, ibebenta natin yan doon sa iba, nakalibre pa po yung buyer ninyo ng sakit. So, may libreng sipon yan, may libreng koksi yan, pagka po hindi tama yung ating sistema. So, mga ganung factors po yan. Yun. Yes.
Dok, napakaganda ng iyong sinabi. Naliwanagan po talaga ako. Ang dami, ito totoo talaga, ang dami kong natutunan. Hindi ko ba nalilito? Hindi ka nalilito sa dami ng sinabi ni Dok Erwin? Dok Sosi, di ba nakita mo, medyo humihinto ako. Kasi pinaprocess ng utak ko. Tapos iniisip ko, teka. Tapos pinapabayaan mo na kasi magtanong kasi pinaprocess ko talaga ng utak ko. Pero Dok, ay pinapakarami po talagang bagong knowledge yung naibigay niyo sa amin. Hindi ako familiar sa manok. Mas ano po ako sa isda. Pero dito parang matenda ko talaga ng training eh. Alam niyo, Ami, tsaka Dok Sosi, if you will recall in the Philippines, after the liberation, hindi pa ako buhay noon, no? Pero after the liberation, food security ang priority ng gobyerno ng Pilipinas. Diba? So nakita kasi nila ang manok ang pinakamabilis i-distribute, pinakamabilis umami. So in-integrate nila yung mga US companies nito. Kaya yung negosyo ngayon, nakita ng gobyerno, ay kaya na pala ng malalaki to na negosyo. Hindi na i-trickle down sa mga backyard farmers, rural farmers. Kaya yung knowledge natin, limited. Habang sa ibang bansa, di ba, meron silang ibang training system. Pumunta ka Malaysia, Vietnam, ibang system. Kasi yung ating system, we allowed the big businessmen and integrators move the industry forward. Habang tayo, buyer lang tayo. Pero nakita ngayon natin ang value. Yung value na kailangan sa isang probinsya, dapat merong internal farming na ng poultry. Yes. Di ba? Eh, pagka ginawa mo naman ngayon yan sa puti, hindi ka naman makakalaban. Dahil ang kalaban mo, malalaki yung company. Kaya po, ang pinupush ko lagi, magkaroon ng mga breeding station sa probinsya, 4-5 kayo dyan nagtutulungan na magsusupply ng tamang genetics doon sa area para sa ating mga backyards, mga older farmers. Lagi pong binabalikan yung sa PSA, sa statistics, 45% of our inventory ng chicken is colored, fighting cocks, native chicken. So, yun pong 45%, sino po kumakain yan? Nasa probinsya. Kasi hindi naman nila kaya yung malalaking contract growing system. Kaya dapat ito yung i-level na playing field ng ating gobyerno, ng DA, calling on DA, na ito yung i-level para sa probinsya. Kasi hindi pwedeng hawak ng integration lang yung poultry needs ng kada probinsya. Yun. Medyo malalim. Malalim. Pero sana po umabot talaga sa TV. Alam mo, Amy, kung kasama natin si Sendo, yan ang i-record. Actually, yan ang dapat yung dispersal na mga ganyan. Mas sabi nga ni Dok Erwin, yung manok ang pinakamabilis dumami at affordable niyang sa mga backyard raiser. Kapit-bahay ko nga kanina, makita mo, nagpapakain lang siya. Okay na yun, may itlog ka dalawa. Di ba? Therapy pa yan, therapy. Nakakababa ng PP yan. Nakakababa ng blood pressure. Alam mo, Amy, dahil meron ako guys na Black Astrolog tsaka Rhode Island Red. Doon ako. Tapos kanina, may na sobra kaming sinangag. Ano? Siguro mga 4 na kutsara o 10 kutsara. Ginawa ko si Mrs. Mami, halika ka ako. Tingnan mo, nakakatuwa. Ihagis mo doon sa lupa. Kayo kainin yung pig, yung parang kinakain na. Nakakatuwa. Yun. So maglalagay tayo ng structure per province. Ito yung nire-recommend ko kay Secretary, na kailangan may breeding station ka doon na following the template. Kasi hindi ka pwedeng humugot ng kung saan-saan sa area, gawin mong breeder yon. Hindi ka naman pwedeng magbindisyo na, mula ngayon breeder ka na, mula ngayon ikaw-upgan na, di ba? So, hindi natin malaman yon through the performance lang natin malaman. So, if you get a science-based program, magpuproduce yan ng F1, yung breeder center na yan, na hawak ng private farmer. Yun ang mag-redistribute sa area. Ngayon, ang DA naman, ang tutulong naman siya, how to balance the demand in the area. Kasi ang priority muna is always food on the table. Pag busog ang partner, less ang ingay niyan. Masaya yan. So, kailangan natin ibigay muna yan. And then, teach the farming system na tama. Kasi ang dami nating surplus crops, ang dami nating surplus vegetables, ang daming yung halos mabubulok na, pwedeng i-convert yun as supplementary feeding.
Okay. So hindi lang natin ma-expect na parang kasing laki ng mga manok sa integrator yan, pero it can feed the provinces. It can help feed the provinces. At yun naman yung goal natin. Kaya Dok. Erwin, maraming salamat po. Dok. Sosie, maraming salamat din po sa pag-uha. Bitin eh. Yes, Dok. Gawin natin na. Bitin. Ako, bitin, gawin natin. Bitin mo talaga. Kaya ka, Dok. Dok. Erwin, baka next time, pwede ulit. Yes. Kasi ako, ngayon, nag-aalaga. Pero sinasabi yung bulik. Ano ba yung bulik sa English? Merong Island Red. Pero sinasabi niya, back money, okay. Mahogany Red. Marami. Yes. Imbitahan natin yan. At lagi nang tutulong naman yan sa atin. For the service of the Filipino farmer. Thank you. Dok. Erwin dyan. Ayan. So, Dok. Erwin, see you next time. Maraming salamat po sa ating mga mabuhay. Maraming salamat po. Alam ko, nakatulad ko, marami din kayo matutunan. Hanggang sa muli, ito po ang Agree ako dyan. Agree ako dyan.